Basta't ako'y magugulay, lagi ko yung pinaparisa ng isda. Kapag usapan talapya, nangunguna lagi ang Batangas dyan. Bibilhin mo ng buhay, naka-aquarium pa nga. Kaya sariwan-sariwa, ngayon na maituturo ko sa'yo ang estilo para hindi makalat at malahok ang pagbubukas ng puso ng saging. Hiniwaan ko lang sa gitna ng malalim at saka ako naman bubulat-latin. Kaya hindi mo na kailangan balatan isa-isa hanggang sa maabot mo yung kulay puting parte. O diga, walang kalahok-lahok. Mabilis pati ang proseso kaya gagayatin ko na. Hinati ko pa yung kaputol ng kabaak. Babanatan ko naman ang hiwang maliliit at maninipis. Gayaan laang, mga apat na pirasong puso ang aking ginamit. Ilalagay ko naman sa malaking palanggana at lalagyan ko na ng isang dakot na asin. Naglagay na din ako dinin ng kaunting suka para mas madaling mawala ang dagta. Para kalaan dinin naglalaba. Uumpisahan ko ng pisil-pisilin, lamasin at pipigain. Kulang na nga laay kusutin. Makikita mo naman yan kung sana siyang magkakatas. Pagka ganyan naman sa tingin ko'y ari ayos na, huhugasan ko naman. Abay, wag na wag mo talaga itong kakalimutang banlawan. At tunay naman napakaalat niyan. Gayan laang at itatabi ko na rin muna. Iyahanda ko naman ang ating papaya. Ari manibalang na, nasa kalagitnaan na ng hilaw at hinog. Hapkok na kumbaga. Pero ayos lang yan, manamis-namis, walang problema. Ginayat ko na laang ng maliliit para mas madali na rin palambutin. Magsasalang na rin ako, inilagay ko na ang kawali. Wala munang mantika at aring dilis ay isasangag ko muna. Halu-haluin lang, wag mong pababayaan dahil madaling pumait yan pag nasobrahan. Basta naman nangamoy singit na, ibig sabihin, hanguin mo na. Ngayon naman ako maglalagay ng mantika at makapag-umpisa ng mag-isa. Luya na muna, palalabasin lang ang aroma at kasunod na niya ng bawang. Yan lang naman ang isa sa mga sikreto para mapasarap natin ang hustong ating mga pang-ulam. Wag na wag mong titipidin sa sibuyas at bawang para masarap at mabango na agad sa pagigisa pa lang. Wag ka magmamadali at wag ka ring maiinip. Ilalagay ko na ang kamatis. Sasabayan ko na rin ng liyempo. Hindi ko na yung pinagmantika para kaunti namang iyan. Isasama ko na ang papaya para mapalambot na kaagad. Palalasahan ko lang muna ng patis para kumapit na. Kasabay na sa pagsasangkot siya. Ang ginawa ko din ay humingi ako ng padalwang piga. Namimigay naman yan yung suki mong binibilhan ng gata. Ari ang gagamitin kong panabaw, dyan na natin siya palalambutin. Mas okay yan, hindi ko natutubigan, tataklubang ko na lang. Sa puntong aray sa malamang, kalahatian ang pagkakalambot ng papaya. Naiga na rin yung sabaw, kaya naman oras na para ilagay na yung puso. Sakto na ang timing yan, sabay-sabay na silang lalambot. Titimplahan ko na din muna. Maglalagay na ako ng kutsaritang paminta at isang buong kutsarang asin. Pupwede na rin natin ngayong gataan. Ari na yung purong gata, halagang 50 pesos, ilalahat ko na. Ibabalik ko na rin yung dilis at lalagyan ko ng maraming siling berde. Ay di gayo na nga laang, hindi ko na rin tatakpan. Hahayaan ko na kumulo dyan para mas madali na rin maiga-iga. Makalipas ng 3 minuto ay siguradong luto na ang gata kaya titimusan ko na muna kung may diferensya pa. Ayos na yan para sa akin, naroon na ang lasa. Ari aalagaan ko na laang sa halo para hindi masunog ang ilalim. Meron pa nga pala ako natirang sugpo, tamang-tama ilalaho ko na rin. Kapag ka nga pala ako'y naggagataan ng gulay, gusto ko gay may sabaw. Ayaw ko nung sobrang naglalatik o yung nagmamantika at ako'y mabilis maumay. Kaunting oras na laang, aray pag namula, ibig sabihin maghain ka na. At tunay namang katakot-takot na kain na naman ang mangyayari. Sadyang wala nang masasarap pa, basta tanim ng kapitbahay ang iyong dinali. Ay inang!